O Yahweh, ikaw ay aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan. Tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Kay Yahweh ako tumatawag, sa aking mga kaaway, ako'y iniligtas. Karapat-dapat purihin si Yahweh. Sa lahat ng bansa, ika'y aking pupurihin, ang karangalan mo'y aking aawitin, ang iyong pangalan aking sasambahin. Dakilang tagumpay, ibinibigay ng Diyos sa kanyang hari, tapat na pag-ibig, ipinadarama niya sa kanyang pinili, kay David at sa lahat ng kanyang saling lahi. Ang puso namin nagpupuri, Panginoon, sa pagsamba sa umagang ito. Patuloy naming hinihingi na pangunahan kami. Bigyan kami ng kagalakan at kapanatagan na ang pagsambang ito ay panahon upang sama-sama naming maranasan ang iyong pag-ibig at ang iyong presensya.
Pangunahan, Panginoon, kami sa aming mga tahanan at saan man kami naroroon ngayon, ang aming mga diwa, Panginoon, ay pag-isahin sa pagpupuri at pagsamba. Ihanda mo ang aming mga puso at isipan. Tanggapin namin ang iyong pagpapala at maialay namin ang aming sarili sa pagsamba at sa pagbibigay ng mataas na papuri. Ikaw, Panginoon, ang mahayag at ang kapangyarihan mo ang aming maranasan. Ito ang aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ako ay sumasampalataya sa Diyos na siyang lumikha, pumarito sa pamamagitan ni Jesus upang maging daan sa pagkakasundo at pagbabago na siyang gumagawa sa aking buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ako'y nagtitiwala sa Kanya. Ako'y tinawag niya sa Kanyang Iglesia upang ipagdiwang ang Kanyang presensya, umibig at maglingkod sa kapwa, upang ganapin ang katarungan at sansalain ang masama. Ipahayag si Jesus na ipinako sa krus, namatay at muling nabuhay, aking hukom at pag-asa. Sa buhay at kamatayan, ang Diyos ay aking kasama. Hindi ako kailanman mag-iisa. Purihin ang Panginoon. Panginoong Diyos, sa umagang ito, kami po ay sama-samang lumalapit upang
Patuloy na kilalanin ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Sa pagsambang ito, kagalakan po namin ang aming pagsamba ay patuloy naming may sagawa, may sakatuparan, ayon sa iyong layunin sa banal na iyong nais. Maging sa panahon ng amin pong limitasyon upang ito ay magawa namin ng malaya at tulad ng dating nakasanayan, narito, Diyos, nagpapatuloy pa rin kami. At wala hong anumang magiging hadlang upang ang aming pagdulog, pagsamba, pagpupuri ay matigil dahil merong kaparaanan kang itinuturo sa amin. At ito po'y aming kagalakang isinasagawa. Sa aming pong paglapit, Panginoon, patuloy po naming kinikilala na Ikaw ang Diyos na may magagawa sa aming buhay. Lalo na po sa panahong ito na kami ay dumaranas ng mahigpit na krisis na pangkalusugan. Ang bawat isa sa kani-kanilang mga pamilya at tahanan ay nananatili upang makiambag kami sa layunin ng pamahalaan ng aming pamayanan na huwag nang lumaganap ito. Kaya nga ito po ang aming paglapit, Panginoon, sa nararanasan naming paghihigpit ng aming mga pagkilos at paggalaw. Kami po ay nagsusumamo na ito'y magbunga ng mabuti ayon sa ninanais ng mga tao sa pamahalaan at sa aming pamayanan at sa aming paligid. Na ito pong COVID-19 na ito, itong virus na ito ay huwag na pong makapaminsala. Panginoon, sa ganito pong aming disiplinang nais pong patuloy na tuparin, Ikaw pa rin ang Diyos na siyang may hawak ng lahat. Ikaw pa rin, Panginoon, sa iyong kapangyarihan ang mayroong kakayahan na masugpo ang COVID-19 na ito. Panginoon, kami po ay lumalapit na magkaroon na ng solusyon ito. Lalo na po sa larangan ng siyensya, sa medical practice, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay dunong sa mga tao na makatuklas ng gamot upang ang virus na ito ay maalis na, matalo na, Panginoon, at tuluyan ng mapuksa. Sa iyo lamang, Panginoon, kami nagsusumamo. Kayo na po ang magbigay ng kaalaman sa mga taong mayroong expertise o may kasanayan sa mga bagay na ito. Panginoon, habang kami ay sumusunod sa mga paghihigpit at limitasyon na ito, ituro mo rin po sa amin, Panginoon, na huwag maghari sa amin ang mga ligalig, bagabag o pagkatakot. Kayo, Panginoong Diyos, ang kasama namin at nangakong di mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan. Ang amin pong paniniwala, Panginoon, sa pagpapala mo, kami po'y makalalagpas. Kami po'y iingatan. At wala pong anumang sandali na kami mangangamba na kami ay mapipinsala ng virus na ito. Lord, sa pangalan mo,
Dinadalangin po namin na kami, mga mahal sa buhay namin, pamilya, kaanak namin, kaibigan, ang aming kapatiran sa iglesia nito, wala pong madadapuan ng virus na ito. In Jesus' name, salagin po ninyo, Panginoon, at puksain ang anumang posibleng pagkapit ng virus sa sino man sa amin. Mas makapangyarihan ka, Panginoon, sa anumang virus, at alam po namin sa aming pag-iingat, sa aming disiplina, sa limitasyon at mga paghihigpit na ito, magkakatulong-tulong po ang lahat upang makamit yung layunin ng amin pong karanasan at buhay ngayon kasama ng aming mga pamilya. Panginoon, kayo na po rin ang magkaloob ng mga pagpapalang sapat sa aming buhay. Dahil po nalimitahan kami, maaring ang aming mga kabuhayan, resources, at yung mga basic needs namin, mga pangunahing pangailangan ay marahil maapektuhan. Pero umaasa po kami sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala. Panginoon, kayo po ang magturo sa amin na ang amin pong pananampalataya at pagtitiwala ay mabisang sanggalang upang pawiin ang aming pangamba that all our needs ay ipagkakaloob mo, Panginoon, ayon sa iyong kabutihan at kagandahang loob. Magdamayan kami, magtulungan at magmamalasakitan, Panginoon, sa panahong ito ng malaking pagsubok na aming pinagdaraanan. Lord, we continue to extend our prayer para sa mga mahal sa buhay namin, lalo na't sila na hindi namin kapili ngayon, nasa malayong lugar, nasa ibang bansa, o bunga nitong paghihigpit ay hindi namin nakakasama dahil sa mga lockdown, sa mga checkpoint. Panginoong Diyos, kayo na po ang siyang tumulong na maging panatag kami na ang aming mga mahal sa buhay na ito ay ligtas at patuloy mo pong iniingatan. Panginoon, hindi namin alam kung gaano pa ito kahaba marahil. Ano pang mga panahon ang lilipas para ito'y bumalik kami sa normal. Pero pansamantala, Panginoon, patuloy mo pong ipaalala sa amin na hindi ka magkukulang. Kayo po ang kasama po namin. Kayo ang aming kalakasan. Kayo ang aming pag-asa. Kaya Panginoong Diyos, bilang iglesia, kami patuloy na mananalig at magtitiwala. At alam namin hindi kami mabibigo sapagkat pangako mo, Panginoong Diyos, na kailanman walang pagsubok na dinanas ng sangkatauhan na hindi maaring malagpasan. Hindi mo kami bibigyan ng pagsubok na hindi namin kayang pagtagumpayan. At kung dumating ito, sa iyo mang gagaling ang lakas upang kami ay makalagpas sa lahat ng ito. Malinaw at maliwanag namin pangahawakan ng iyong pangako at salita, O Diyos. At kami po'y magpapatuloy sa pagtitiwala sa iyo. Ang pagsambang ito ay kasangkapanin mo, Panginoon, at maging daan upang ang lalong inspirasyon na kami makapagpatuloy sa paniniwala, pananalig at paglilingkod. Amin po itong patuloy na maisakatuparan sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin, pagsamo kay Kristo Jesus naming Panginoon. Amen. Ang pagbasa sa aralin sa umagang ito ay matatagpuan sa Lumang Tipan sa aklat ni Ezekiel, kabanatang 37, 1-14. Ang libis na puno ng kalansay. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?"
Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo sa mga tuyong kalansay, dingginin niyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyo ako, si Yahweh. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa na humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nagtayuan. Sila'y ubod ng dami para isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka, sabihin mo, ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. Hinihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang pagbasa sa Bagong Tipan ay ating matatagpuan sa aklat ni Juan. Mabuting balita ayon kay Juan, Kabanatang 11, 1-45. Ang pagkamatay ni Lazaro. Sa bayan ng Bethlehem ay may isang taong nagkasakit. Siya ay si Lazaro na kapatid nina Marta at Maria. Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok dahil may sakit si Lazaro. Nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. Nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng tao. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunman, nagpalipas pa siya ng 2 araw doon mula nang mabalita ang may sakit si Lazaro. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Sumagot ang mga alagad, Guro, hindi po ba't kamakailan lamang ay pinagtangkaan kayong batuhin ng mga pinuno ng mga Hudyo? Bakit pupunta na naman kayo roon? Sinabi ni Jesus, hindi ba't may 12 oras sa maghapon? Hindi matitisod ang lumalakad kung umaga sapagkat nakikita niya ang nagbibigay liwanag sa daigdig na ito. Subalit natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala na siyang liwanag. Idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Pupunta ako upang gisingin siya. Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya, sagot ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na si Lazaro. Ngunit ang akala ng mga alagad ay talagang natutulog lamang ito. Dahil dito'y tuwirang sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro. Ngunit ako'y nagagalak dahil wala ako roon upang kayo'y sumampalataya sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Niyaya ni Tomas na tinatawag na kambal, ang kanyang mga kasama, sumama tayo sa guro, mamamatay tayong kasama niya. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro lamang ang layo ng Jerusalem sa Betania. Kaya't maraming taga-Jerusalem ang dumalaw kina Marta at Maria upang makiramay sa pagkamatay ng kanilang kapatid. Nang mabalitaan ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito.
Ngunit si Maria ay naiwan naman sa bahay. Sinabi ni Martha, "Panginoon, kung kayo po ay narito, buhay pa sana ang kapatid ko. Subalit nalalaman kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid." Sabi ni Jesus. Sumagot si Martha, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?" Sumagot siya, "Opo, Panginoon. Sumasampalataya po ako sa inyo at naniniwalang kayo nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na paparito sa daigdig." Pagkasabi nito, umuwi si Martha. Tinawag niya si Maria at binulungan, "Naririto ang guro at ipinapatawag ka." Pagkarinig nito ay nagmadaling tumayo si Maria upang salubungin si Jesus. Wala pa si Jesus sanayon. Naroon pa lamang siya sa lugar kung saan siya sinalubong ni Martha. Nang makitang si Maria ay nagmamadaling tumayo at lumabas, sinundan siya ng mga Hudyong nakikiramay sa kanila. Akala nila ay pupunta siya sa libingan upang umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito at nagsabi, "Panginoon, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid." Nahabag si Jesus at nabagabag ang kanyang kalooban nang makita niyang umiiyak si Maria, pati ang mga Hudyong kasama nito. "Sa ninyo siya inilibing?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo." Tumangis si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Sinabi naman ng ilan, napagaling niya ang bulag. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. "Alisin ninyo ang bato," utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Martha, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung sasampalataya sa akin, ay makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos?" Kaya't inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako at alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito ay sumagaw siya, "Lazaro, lumabas ka!" Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakatakip ring tela sa muka. Inutos ni Jesus sa kanila, "Kalagan ninyo siya at nang makalaya." Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa Kanya. Ang Diyos ang magpala sa Kanyang mga salita na ating narinig. Amen. Thank you.
Magandang umaga mga kapatid. God bless you morning. Kumusta po kayong lahat? Ang akin pong hangad at nais ay makarating sa bawat isa sa atin ang mensahe ng buhay na tayo'y nasa kalinga at pag-iingat ng Panginoon. At tayo po'y manalangin sa atin pong pasimula ng maikling pagbubulay ng salita ng Diyos. Sa iyo magmula, Panginoon, ang karunungan at ikaw ang siyang makilala naming Diyos sa kapangyarihan ng iyong salita na gusto mong ipahayag sa amin ngayong umagang ito. Kami po ay pumikilala na ikaw ay may laging inihahanda sa aming mga buhay na magpapalakas at magbibigay ng inspirasyon. Nawa, Panginoon, ang pagbubulay na ito'y maging daan upang marating ang aming mga buhay, isipan, puso ng kapangyarihan ng iyong mensahe. Maasa kami, Panginoon, na ito ay patuloy na maging daan upang makilala ka namin sa iyong kadakilaan at sa iyong kabutihan. Dito, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sulat ni Propeta Ezekiel na makikita sa Kabanatang 37 at 1-14 na ating narinig at binasa kanina bilang aralin. At gayon din sa Bagong Tipan, ang sulat ni Juan, mga talatang 11-45, ay mayroon pong common o pagkakapareho na kung tuwiran natin pong tutukuyin, ito'y tungkol lamang sa walang buhay na binigyan ng panibagong buhay. Kaya sa umaga pong ito, samahan niyo ako dito sa mga salitang ito na magiging gabay natin sa atin pong pagbubulay. At ito po ay nais kong sabihin sa mga salitang ito, Diyos na nagbigay buhay sa panahong walang kabuhay-buhay. Ang dalawang pagsasalarawang ito ni Ezekiel at sulat ni Juan ay kung ating i-describe sa mga salita, ito po yung walang kabuhay-buhay na mga pagpapahayag ng katotohanan na atin pong narinig sa salita ng Diyos. Hindi natin sa hinahamak ang salita ng Diyos na walang kabuhay-buhay, kundi yun po talaga. If we look closer to the text and to the words noong dalawang kwentong ito, wala ho talagang kabuhay-buhay. One, dun po kay Ezekiel, nadama ni Ezekiel na sinasamahan siya ng kapangyarihan ni Yahweh para siya'y dalhin sa isang libis na puno ng kalansay. May buhay po ba yon? Doon pa lang sa description, libis na puno ng kalansay, wala na pong buhay. Walang kabuhay-buhay yan. Kalansay eh. Then yung pangalawa, pagsamahin na natin sa Bagong Tipan, sulat ni Juan, kwento ng kaibigan ni Jesus ng pangalan ay Lazaro. Ano po? Siya rin ay patay na. 4 na araw ng patay. Wala ring kabuhay-buhay. There is no sign of life sa panahong iyon na dinidescribe ang kalagayan ni Lazaro. 4 na araw ng patay. So tama po ako, walang kabuhay-buhay ang mga kwentong narinig natin at ang mga nasulat na ito. Pero hindi ho dyan natin gustong bigyan ng diin. Kung hindi, sa kabila nitong walang kabuhay-buhay na mga kwentong ito, tingnan natin kung paano ang Panginoon ay gumawa at kumilos.
Ang mga Israelita sa panahon ni Ezekiel ay nasa panahon ng pagkabihag. Sila ay alipin ng Babylonia. At si Ezekiel ay may pananaw na kanyang nakita bilang propeta ng kapanahunang iyon na ang bayang Israel ay nasa kalagayan ng walang buhay sapagkat sila'y alipin. Totoo po yan, di ba, mga kapatid? Kapag ikaw ay alipin, ikaw ay hindi malaya, ikaw ay bihag. Minsan, pwede nating i-describe yon na karanasan ng walang buhay. Ano nga ba ang silbi ng buhay kung ikaw ay bihag? Walang kalayaan. At tulad nung sinulat na ito, totoo po. At the end of the reading dun sa Ezekiel 37, totoo po. Sinabi ng Diyos na ito ang tunay na larawan ng mga Israelita. Ito ang bansang Israel, sabi ni Yahweh, tulad ng mga kalansay. Sapagkat sila'y walang pag-asa, sila ay nasa dilim, sila'y walang kinabukasang natatanaw sa kanilang kasalukuyang kalagayan bilang mga alipin. Marahil wala nang lakas ng loob ang sino man sa kanila. Sila ay magpapatuloy na lamang na magdurusa dahil sa pagkaalipin. Sapagkat sila ay nasa ibang bayan. Remember, yung kanilang templo ay nawasak na. Ang syudad na kanilang kinalalagyan noon ay nilusob at kinuha na ng iba. Ang kanilang mga namumuno ng mga panahong iyon ay nakakulong. Ang mga bata at mga kababaihan, lalaki at babae ay pinapatay. At ito, mga kapatid, ang nakita ni Ezekiel na yung bayang Israel, unti-unti, ang kanilang buhay maging ang kanilang pananalig at pananampalataya sa Diyos ay unti-unting namamatay. At isinalarawan sa libis na puno ng kalansay. Ang tanong ni Yahweh, tinanong niya si Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot, ako, sabi ni Ezekiel, kayo po lamang ang nakaalam, Yahweh. Sa pagtatanong na ito, dito po magsisimula ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos kung paanong babaguhin niya ang kalagayang madilim at walang pag-asa patungo sa panibagong buhay. Tandaan natin, mga kapatid, ang aral at paalaala na gustong ituro sa atin ngayon ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Ang Diyos, mga kapatid, ay gumagawa, kumikilos na makapangyarihan upang sa gitna ng dilim at kawalan ng buhay, tayo'y bigyan ng panibagong buhay.
ano ang kalagayan po natin ngayon sa halos ikasampu o labing isang araw ng ating pananatili sa ating mga tahanan. Para tayong naalipin din, tama. Para tayong binihag din. If we will find connection to the story of Ezekiel at the present time, ano po ang pwede nating maging paghahalintulad? Sila ay bihag, sila ay alipin, sila ay walang pag-asa, at sila ay unti-unti nang mamamatay. Parang ganun din, di ba? Tayo ay bihag ngayon at tayo ay inaalipin ng sakit na ito. Ang COVID-19 na ito ay nagbibigay at naghahasik ng ligalig. Tayo ay sakmal-sakmal ng sakit na ito. At tayo ay binibihag sa ating mga kalagayan. At marami, mga kapatid, marami na, kahit hindi natin tanungin, ay halos nawawala ng pag-asa. Nasa karanasang madilim sa yugtong ito ang mga tao, hindi lamang sa ating bayan, kundi sa buong mundo. At para bang wala nang natatanaw na pag-asa. Yun ang gusto kong makita natin, na hindi man exactly pagkaalipin the way the Israelites have experienced ayon sa ating nabasa. Kundi, parang ganito rin. Wala rin kabuhay-buhay. Ito ang description ng libis na puno ng kalansay. Ito, COVID-19, ay pwede nating sabihin ito ang libis ng puno ng kalansay na tayo ngayon ay unti-unting nawawalan ng buhay. Dito ba tayo titigil? Ang salita ba ng Diyos ay dito tumigil? Kapatid, hindi. Dahil ang salita ng Diyos, maari ba na mabuhay pa ang mga kalansay na ito? The very same question that I would like to ask to each one of you. And also, tanong din ito para sa aking sarili. Mayroon pa bang pag-asa na maari pang mabuhay ang ating mga pag-asa at ang ating kinabukasan sa panahong ito? O mananatili na ho tayong walang pag-asa? Sagot ni Ezekiel, kayo lang po nakakaalam. Yes! Yan po ang gusto ng Diyos na marinig sa atin. Lord, kayo po ang nakakaalam. Dahil wala ho namang makagagawa upang ang pag-asa at ang buhay ay maranasan natin ngayon, kundi sa Kanya lamang manggagaling. Tama po ba yon? Kaya nga, kumilos ang Diyos sa makapangyarihang parahan sa magitan ng Kanyang salita ay Kanyang sinabi kay Ezekiel, magpahayag ka sa mga kalansay na ito at sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin nyo ang salita ni Yahweh. Tayo na nasa libis at tayo ang pagsasalarawan ng walang buhay tulad ng mga kalansay na ito.
ay nagtatanong, mayroon pa bang pag-asa na mabuhay? Ang sinabi ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan na dapat nating maalala, bibigyan ko kayo ng hininga upang kayo'y mabuhay. Amen. This is it. Ito ang gusto natin, mga kapatid. Ito ang ating pangahawakan. Ito ang ating kapapitan. Ano pa ang sabi niya? Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babaluti ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala niyo ako si Yahweh. Mula sa kadiliman at kawalan ng buhay dahil ito'y mga tuyong buto at kalansay. There is no sign of life. And in the midst of lifeless situation, the voice of God came to Ezekiel, telling the prophet Ezekiel that I will give them a new life. Ito po ang sagot ngayon sa pangamba at ligalig na ating dinaranas. May makapangyarihang Diyos na nagsalita, kalakip ang kaniyang paggawa na tayo ay kinakausap ngayon na maari tayong mabuhay, maari tayong magpatuloy, maaring makalampas sa ating mga pagsubok at krisis ngayon dahil bibigyan ko kayo ng buhay. Yan ang sabi niya. Nang hininga, kayo'y mabubuhay. As if God is telling us through the prophet of Ezekiel, of na ang salita niya ay nagsasabing, tayong lahat ay magkakaroon ng buhay sa kanya manggagaling. Siya'y gagawa, siya'y kikilos. Siya'y dititigil sa kanyang pagpapatunay na tayo'y bigyan ng buhay sa panahon na kawalan ng buhay na ating dinaranas ngayon. At tunay nga, nangyari ito. Nabuo ang mga kalansay na ito. At nagkaroon ng hininga. Nabuhay sila, nagtayuan, at sila'y marami na parang isang malaking hukbo. At ito ay pinatunayan ng Diyos sa bayang Israel. Sa aklat ng Juan, sa kwentong ito, kung atin pong bibigyan ng pagsasummarize, yes, Lazarus is already dead. 4 na araw na. Ano po ang sinabi ni Jesus? Lazaro, lumabas ka. At sa panawagang ito, si Lazaro nga ay lumabas mula sa nakasaradong libingan at siya'y nagkaroon ng buhay. Another testimony kung paanong ang Diyos ay nagbigay buhay. Patay na eh. Pero bumalik ang buhay. Sa paanong paraan? Nung tawagin. Come out! At yung paglabas niyang ito, ito ang naging bagong karanasan ng buhay para kay Lazaro.
madilim, walang pag-asa, wala ng buhay. Maging ang mga tao sa paligid ay nagtataka at nagtatanong. Marahil hindi sila makapaniniwala na ang patay ay muli pang magbalik at magkaroon ng buhay. Pinapaunawa sa ating mga patid ang mga salitang ito na importante na tayo ay tumugon. Yung we participate to the call of Jesus to come out upang yung buhay ay ating maranasan. Hindi po tayo pwedeng manatili na nasa ilalim at nakatago at nasa dilim ng kawalan ng pag-asa. Parang isang libingan. Ang mga buhay natin marahil, kung i-describe natin, ay parang nasa libingan tayo ngayon. Dahil sa ating dinaranas na ito. Pero ang sabi ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya by coming out. Ibig sabihin, by having faith, by trusting the promises of the Lord, His words, His power, believing that all is not lost, that there is hope, and we will live dahil tinatawag tayo ng ating Panginoon upang lumabas. Ilabas natin, mga kapatid, ang ating pagtitiwala sa Kanya. Ilabas natin yung pananalig upang yung dilim ng libingang marahil kinasasadlakan natin ngayon, tayo ay makalabas at maranasan ang buhay ayon sa sinabi ng ating Panginoon. At ang huling bahagi, nais ko pong dalhin, mga kapatid, paanong natin i-conclude ito? Ano ba ang magandang pagsasara ng mensaheng ito nating narinig? Gamitin na rin natin ang sinabi sa mga salita ng Diyos. Sa Ezekiel ang sabi, kayo'y ibabalik ko sa inyong bayan, kayo'y bibigyan ko ng buhay, ano yung huli? Upang makilala nyo na ako si Yahweh ang inyong Diyos. Sa Bagong Tipan, ako ang muling pagkabuhay at ako ang buhay at ang sino mang sumampalataya sa akin, kahit siya'y mamatay, siya'y muling mabubuhay. Pagpapakilala ng kaluwalhatian at kapangyarihan ng Panginoon. Ang mga kwentong ito, mga kapatid, ay inihahatid lang tayo sa katotohanan na totoo, may mga madilim at may mga pagsubok at mayroong mga kawalan ng buhay na mga karanasan. Pero ang Diyos, sa pagbibigay niya ng hamon, nais niya lamang tandaan natin na nagpapakilalang siyang patuloy na siya ang Diyos. Huwag sanang magbago. Patuloy nating kilalanin na tayo'y mayroong buhay at tayo'y makapagpapatuloy upang ang atin lamang kilalanin ay ang ating Diyos. Sa ating mga buhay, sa lahat ng ating karanasan, sa lahat ng ating pong salita, kilos at gawa, at higit sa lahat, sa pagtugon natin sa mga panahong ito, nakawalan ng buhay, tayo'y magkaroon ng buhay at kilalanin natin na mayroong Diyos na kasama tayo
upang makalagpas sa mga pagsubok at hamon ng panahon. Kapatid, palakasin tayong patuloy ng mga salitang ito na ating narinig at tayong lahat ay magkaroon ng buhay ayon sa kaniyang buhay na salita. Ito ang mensahe na nais dalhin ng Panginoon sa umagang ito sa bawat isa sa atin. Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tawag sa pagkakaloob. Gawa chapter 20 verse 35. Alalahaning ang salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Tanggapin niyo po ang aming mga handog na papuri at pasasalamat, ang aming mga pangako na gumawa ng mabuti at tumulong sa kapwa. Tulungan niyo po kaming mapanindigan ang aming katapatan sa inyo. Nawa ang aming mga kaloob ay makapag-ambag upang maisakatuparan ang iyong misyon sa sanlibutan. Tulungan mo kaming maging ganap ang iyong pag-ibig at presensya sa lipunang aming ginagalawan. Amen. Panginoong Diyos, sa amin pong pagtatapos ng pagsambang ito, amin pong ipinararating sa iyo ang aming pasasalamat sa panalangin ito. Kinikilala po namin, Panginoon, na patuloy kang gumagawa at gagawa ng iyong hiwaga ng pagpapala sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa
pagsama mo sa amin sa nakalipas na halos 2 linggo na kami ay nanatili sa aming mga tahanan, nagsama-sama bilang pamilya. Sa amin pong mga karanasan na iyo pong pinatatag at pinalakas, marami pong salamat. Sa mga paalaala at mga salita ng buhay, salamat Panginoong Diyos. Nagpapasalamat din kami dahil wala pong sino man sa amin ang napinsala ng sakit na ito na kumakalat. Salamat Panginoong Diyos dahil ang mga pangangailangan ay patuloy mo pong pinagkakaloob. Salamat Panginoon dahil patuloy mo po kaming tinuturuan kung paanong makita namin ang mabuting bagay sa panahon ng aming mga pagsubok. Kumikilos ka at nagpapatunay na ang iyong kapangyarihan ay hindi nagkukulang sa amin. Sa mga panahon na kami ay nahihirapan, nawawala ng pag-asa, mga panahon na halos kami ay nais nang sumuko, ay doon naman pinatutunayan mo, Panginoon, na tinatawag mo kami upang kami tumugon na may pagtitiwala sa iyo. Amin, Panginoong, patuloy na pinagpapasalamat ang pagkakaisa namin sa amin pong pananampalataya na kami ay buo bilang pamilya, bilang iglesia, na hindi tumitigil na panghawakan ang iyong mga salitang hindi mo kami pababayaan. Salamat Panginoon sa mga paalaalang sa amin ay nagpapalakas sa pag-iingat sa aming mga pamilya at maging sa aming mga mahal sa buhay na iyo pong sinamahan sa panahon din na kami magkakahiwalay bunga ng pangyayaring ito. Kami, Panginoong Diyos, ay nagpapasalamat dahil pinalakas, pinagaling, binigyan mo kami ng buhay sa mga nagdiwang ng kanilang mga kaarawan. Salamat po. Anibersaryo ng kanilang pagiging mag-asawa. Maraming salamat sa mga kapatid namin na pinagpala ng ganitong biyaya. At dahil po dito, Panginoong Diyos, kami ay sa iyo lamang magtatalaga ng aming buhay at maglilingkod. Tanggapin mo, Panginoong Diyos, na ang aming mga sarili sa amin pong pagsunod sa iyo ay makaranas ng mga kaparaanan kung paanong kami man sa ganitong kalagayan ay makapaghayag ng iyo pong pag-ibig ng iyong pagliligtas sa aming kapwa. Wala pong pipigil at walang anumang banta ng karamdaman ang maaring pumigil sa amin pong pag-aalay ng aming sarili. Panginoong Diyos, kasangkapanin mo kami, gamitin kami sa ganito mang limitasyon at pagsubok ng panahon. Sa iyo pa rin po kami nagpapasakop at nagpapasailalim, Panginoong Diyos, na ang iyo pa rin mensahe ng pag-asa ang siyang maging pangunahin naming nasa na maipahayag at maiparating sa kapatid, sa kaibigan at mga taong nahihirapan sa pinagdaraanan ng pagsubok
sa panahong ito. Panginoon, ang pagsambang ito ay aming patuloy na ipinagpapasalamat din dahil ginagamit mo upang kaming lahat ay pagtagpuin sa amin pong banal na pagtitipong ito. Panginoong Diyos, muli sa iyo, kami ay nagpapasalamat at pinagkakatiwala ang buhay na ito na marapatin mong sa iyong kalooban ay patuloy kaming maglingkod at magpahayag ng iyong kapangyarihan. Ito, Panginoong Diyos, ang aming panalangin at pagsamo sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Kapatid, ang ating pagsamba ay natatapos sa mga sandaling ito, subalit ang hamon ng paglilingkod, ng pagtitiwala, ng pagsunod sa Kanya at paghahayag ng Kanyang pag-ibig at pagliligtas ay nagpapatuloy at kasangkapanin tayo ng Panginoon sa pamagitan ng pagpapala na ating tanggapin. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig at biyaya, ang patuloy na pagpapatawad at pagliligtas, ang tanglaw, kaaliwan, gabay at patnubay ng ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, siyang manatili't sumagana sa ating buhay, sa ating paglilingkod, ngayon at magpakailanman. Amen.